Yung biological name ko ay napaka-holy, hindi ko papasa. Oo, kung naging madre ako, papasa. Dahil ako ay Jesusa Victoria Hernandez. So, anak, hindi pang showbiz ang pangalan ko. So, bakit ba Lani? Sabi ni Ricky Lott, tsaka ni Manay Ethel, matagal na daw na hindi napapangalanan ng isang artista na Lani. I was, matagal pa since Lani Oteiza. Kung matatandaan niyo doon sa mga matatagal na sa industry, Lani Oteiza is the wife of Al Quinn, the director. So, noon nauso din si Lani Hall. Kaya, favorite ko rin si Lani Hall. So, Lani Mercado, dahil sa kapatid ko, si Billy Mercado, who was then part of the industry earlier in the 70s, late 60s. So, the rest was history hanggang sa naging Regal Baby na ako. Lagi ko siyang nakikita sa mga press conferences. At talagang, kumbaga, she's very respected, highly respected and loved by all. Hindi lang artista, pati mga producers. Hindi kompleto ang isang press conference kung walang Manay Ethel Ramos. Hanggang sa dumaan ang mga taon, naging publicist ko o PR ko si Ate Chit. Well, siguro hindi matatapos ang gabi nito dahil kung hindi ko sasabihin na si Ate Chit ang nagpakilala sa akin kay Bong Revilla. Kaya ko, yun na. Alam niyo na. Okay. So, fast forward tayo. Naging asawa ko sa Senator Bong at magmula nung alam ko na nagsimula kami bilang husband and wife, lahat ng pelikula ng asawa ko, si Manay Ethel ang humahawak halos ng mga press conferences. Utang na loob ni Senator Bong Revilla, ang kasikatan niya, lalo na nagsisimula siya, magpahanggang ngayon, dahil kay Manay Ethel. At sa marami pang iba, nandiyan si Nay Lolit, nandiyan si Ate Chit, marami pa, at halos lahat ng nasa industriya na nandito. Lagi kong naaalala si Manay Ethel na hindi siya bumitiw sa amin sa pinakamababang sandali ng buhay namin. She was there. Dumadalaw kay Senator Bong when he was incarcerated for 4.5 years. She was always there, never give up. Dumadalaw kahit hirap pumasok sa kampo karami. She would give Bong advice all the time. Pinapalakas niya ang loob ni Senator Bong at ng pamilya namin, at lahat, at buong pamilya namin, pati sa mga kapatid ni Senator Bong. Kaya she is well loved by the family, by the whole family. At naalala ko pa, yun yung kwento sa akin ni Bong, na si Manay Ethel, si Ate Chit, handle the PR also of Imus Productions nung si Daddy pa ang nagpo-produce ng mga pelikula. At nang nanumbalik ang Imus Productions sa pagpo-produce na sina Bong at mga kapatid niya ang nagpo-produce, nandiyan pa rin si Manay Ethel. So, kumbaga, ilang generations ang hinandle niya sa pamilya Revilla pa lang. At sino bang mag-aakala na hanggang sa apo ni Ramon Revilla, si Jolo, nandiyan pa rin si Manay Ethel, dahil ninang ni Jolo, si Manay Ethel. So, kapag may problema doon, din noon ng mga panahon na yun, si Jolo, andyan ang Manay Ethel, nagbibigay ng advice. Hindi lang siya godmother. Nanay na siya, lola pa siya ng mga anak ko. So, she holds a very big space in all of our hearts, in our family's hearts. At ako yung nandito para magpasalamat sa iyo, Manay Ethel. You are a big loss to the industry. You are irreplaceable. Hindi ka artista, but you shine a big star in heaven. Napakalaki mong bituin sa langit at bituin sa aming mga puso. Dahil maraming tao ang may utang na loob sa'yo. Hindi lang mga artista, hindi lang mga kasamahan mo sa press, hindi lang mga producers. I'm sure malaki ang utang na loob din ng mga mahal mo sa buhay. Si Ate Len, si Ate Chit, pamangkin mo. Iba ang marka na iniiwan mo sa amin. So I know you are in a better place. Masaya ka ngayon. At all your prayers need of. Pray for us when you are there in heaven. Ibulong
I-hello mo kami kay Daddy, kay Mami, at sa lahat ng mga nandiyan nakasama mo sa langit. I'm sure nagpe-press conference na rin kayo dyan kasama sina FPJ, sina Susan Roses, at kung sino-sino pa si Daddy Dolphy at marami pang iba.